Magandang umaga po sa ating lahat. All right. It's all of God's amazing grace. At kumaintindihan lamang po ng mga mananampalataya kay Kristo Jesus yung biyaya ng Panginoon na inihayag sa pamagitan ni Apostle Pablo na tinawag niyang dispensation of the grace of God ay mas lalo natin papasalamatan ng Panginoon. At mas maunawaan po natin yung plano ng Diyos sa panahon pong ito. Buksan po natin sa Romans chapter number 4 at sigapin po natin sa biyaya ng Panginoon matapos ang Romans chapter number 4 ngayong umaga po. Okay? At tayo po'y nagtapos sa Romans 4:17 last time. So tayo po'y magsisimula po roon sa Romans chapter number 4 verse 17. Okay. So Romans chapter 4 verse 17. Basahin ko po muna hanggang 25 verse 17. As it is written, I have made thee a father of many nations before him whom he believed, even God who quickeneth the dead and calleth those things which be not as though they were, who against hope believe in hope that he might become the father of many nations according to that which was spoken, so shall thy seed be. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. And being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. And therefore it was imputed to him for righteousness. Now it was not imputed for his sake alone that it was imputed to him, but for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos, salamat sa umaga pong ito. Salamat sa mga kapatid na nandito po. Handa makinig na yung banal salita. Kami po'y nagtipon, Panginoon, sa kadahilan ng nais po namin, Panginoon, is search your mind through the scripture. Malaman po namin yung kalooban, O Diyos, pamamagitan po ninyong banal na salita. At maipamuhay po ito sa aming mga buhay, mai-align namin ang aming mga sarili sa inyong kalooban upang ang aming mga gagawin, ang aming mga pagkilos, ang aming Panginoong paglilingkod ay maging katagap-tanggap at hindi maging walang kabuluhan sa iyong paningin. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na meron po kami. Dalangin ko po kung hindi pa po, meron pa pong hindi ligtas, hindi pa po sila fully persuaded sa kanilang mga isipan kung paanong sila'y maliligtas sa pamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesus, ay ngayong umaga'y makumbinsi po silang buong-buo upang ilagay nila, ilagak ang kanilang pananampalataya sa tanging ginawa lamang ni Kristo at sa wala ng iba, hindi sa amin, hindi sa aming ginagawa, hindi sa aming pagiging mabuting tao, kundi tanging kay Kristo lamang. Salamat sa iyong kapurihan. Amen. Tayo po yung magkapatuloy sa ating pag-aaral sa Romans chapter number 4, verse number 17. Alalahanin kung papaanong si Abraham ay tinawag ng Diyos mula sa paganong pamumuhay upang lumikha ng isang bagong bansa para tupdin ang kanyang kalooban. So tayo po, simula nung pinag-aralan Romans chapter 4 2 weeks ago, binibigay ko po sa inyo yung timeline ng Genesis para makita po natin yung pagbabagong naganap sa buhay po ni Abraham. At ito pong mga chapters na ito, okay, especially 12, 15, 17, and 22, yan po yung ating mga binigyang pansin. Kung tayo po magbabalik tanaw sa ating pinag-aralan, sa Genesis chapter number 12, pinag-aralan natin kung paanong si Abraham, ano po, ay tinawag ng Diyos. Dito po siya tinawag ng Diyos mula sa Ur of the Chaldees. Siya yung kanyang pamilya ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero tinawag siya ng Diyos at para sundin paglingkuran ng Panginoon, tinawag siya, pupunta siya sa isang lugar na hindi niya alam. Okay? Ngunit ipinangako ng Diyos, nasasamahan siya ng Diyos. Okay? Pinangakuan siya na may bansa o may lugar na pupuntahan siya. Yun yung Canaan, yun yung promised land na tinatawag sa Bible. On Genesis chapter 15, pagkatapos ng Genesis 12, Genesis chapter 15, dito po ay pinatingin ng Diyos si Abraham sa kalangitan.
Okay, pinatingin siya ng Diyos sa kalangitan at sabi, tell the stars if thou be able to number them. Tiga mo, kung kaya mong bilangin yung mga bituin sa langit. Okay, sabi ng Diyos kay Abraham. At sabi ng Panginoon kay Abraham, so shall thy seed be. So yun yung magiging seed mo. So, naniwala si Abraham at dito po yung imputation of righteousness na ganap. Ibig sabihin, ibinilang ng Diyos na matuwid, ibinilang ng Diyos na katwiran yung pananampalataya na meron si Abraham. So nangyari po ito sa Genesis chapter number 15. Nakakasunod po tayo? Okay, dito po yun, imputation of righteousness. Pag sinabi po natin imputation of righteousness, baka hindi pa natin naintindihan hanggang ngayon. Pag sinabi natin imputation of righteousness, ito rin po yung hindi ibibilang ng Diyos sa'yo yung kasalanang ginawa mo. Okay, hindi ibibilang sa'yo kahit makasalanan ka, kahit may mga ginawa kang pagkakamali. Hindi ka hahatulan ng Diyos sa mga bagay na yun kasi inimpute niya na sa'yo yung katwiran niya. Ibig sabihin, sa kanyang paningin, hindi ka na guilty. Sa kanyang paningin, ikaw ay cleared na. Okay, wala ka nang babayaran, klaro na, kumbaga sa utang, wala ka na, zero na. Okay, bayad na lahat. So yun yung imputation of righteousness. Pagdating sa paningin ng Diyos, sa paningin ng Panginoon, ikaw ay matuwid na. Okay, wala ka nang pagkakasala, malinis. Yun po yun, imputation of righteousness nangyari sa buhay ni Abraham. Sa Genesis chapter 17, may nangyari. At ito yung circumcision. Ano po? Kung saan tinuli si Abraham. Ilang taon nung tinuli si Abraham? Ilan po? 99, 96, ilan? Okay. Okay. When he was about 100 years old, di ba? Para ano na tayo? Para safe, di ba? So siya ay tinuli, kasama niya, tinuli niyang lahat ng kanyang mga, yung angkan niya, yung kapamilya niya, nakasama niya, maging yung mga servants niya sa bahay, lahat po yun ay tinuli. Sabagat, pumasok si Abraham sa kasunduan sa Diyos at ang circumcision po ay part of the covenant. Tandaan po natin yan. Ha? O yung kasunduan na itong bagong mga tao na ito, na itong si Abraham at kanyang pamilya, ay ihihiwalay ng Diyos para sa kanyang layunin. Ang word po nun sa Bible ay sanctification, holy, okay, and consecration. Ibig sabihin, sinanctify, inihiwalay para sa Diyos. Okay, pag sinabing holy, kapag sinabing sanctified, kapag sinabing consecrated, inihiwalay para sa Panginoon. Kaya nga yung mga bagay sa templo ay tinatawag ng Bible na consecrated. Bakit? Yung mga candlestick, kung ano man yung mga naroon, ay para sa gawain ng Panginoon. Hindi mo pa pwedeng kuhanin yung kandila doon pang ilaw mo sa bahay nyo. Kung ikaw ay nasa Israel, ay, wala kaming ano ngayon, naubusan kaming gasera, tara kukunin natin yung candlestick sa templo ng Diyos. Hindi po. Sabagat yung mga bagay na naroon is consecrated. Ibig sabihin, hinihiwalay. Merong purpose, may dahilan, may layunin na para sa Diyos gagamitin. Nakuha niyo po. At sila Abraham ay pumasok sa ganung kasunduan sa Diyos na sila simula sa kanya, sa kanyang angkan na manggagaling po sa kanya, ay iniwalay ng Diyos para sa kanyang sarili. Ako po natin. So yun po yung nangyari. Siya ay sinircumcised, siya ay tinuli. Siya ay pumasok sa isang kasunduan sa Diyos. At dito po sa chapter 22, dito naman sinacrifice si Isaac. Diba? Si Isaac, dito po yun. Pero ang kailangan nating maunawaan ay may dalawa pong linya dyan na dapat nating makita. Una, si Abraham, bago ang chapter 17 ay ano po, considered siya as uncircumcision. At dito pa lamang, pumasok o nagkaroon ng circumcision. Kapag naintindihan ng mananampalataya yung pagbabagong ito sa buhay ni Abraham, maintindihan natin kung bakit iba yung sinasabi ni James o ni Santiago at iba yung sinasabi ni Pablo. Dahil nakatingin sila sa dalawang aspeto, magkaibang aspeto ng buhay ni Abraham. Si Abraham po ay hindi pang habang buhay naging circumcision. Bakit? Nagsimula lamang siya nung he was about 100 years old. Dito pa lamang siya nagsimulang maging tuli. Okay? Ibig sabihin, pag bumalik ka, 90 years old, pabalik siya. Bago mag-chapter 17, ng Genesis, siya po ay considered as circumcision.
Pero ang dinidiin ni Apostle Pablo na gusto niyang maintindihan natin ay sa chapter 15, ibinilang na sa kanya yung katwiran ng Diyos, wala pa man ito. Wala pa man yung circumcision. Hindi pa man nagkakaroon ng gantong kasunduan sa Diyos ay may pangako na ang Diyos. Meron ng ibinigay, meron ng binilang na ang Diyos na matuwid sa kanyang paningin si Abraham bago pa man ang kahit na anong kasunduan. Tanda natin, sa isang kasunduan, mayroong mga terms and condition. May mga kondisyon ng isang kasunduan. Ang covenant ay pwede rin nating tatawaging kontrata, contract. Okay? At ang kontrata po, pagdating sa isang kontrata at kapag pinirmahan mo yung kontratang ito, tandaan mo, kapag hindi ka sumunod sa kontrata, may karampatang parusa. Okay? Halimbawa, yung isang umuupa. Merong nagpapaupa, may umuupa. Nakalagay doon sa kontrata, kapag hindi ka nagbayad kahit isang buwan, may karapatan kaming looban ang lahat ng mga nandyan at kunin. Diba? So, yun ang nakalagay sa kontrata, pinirmahan niya naman, hindi siya nakabayad isang buwan, hindi niya pwedeng idemanda yung tao, yung may-ari ng bahay o may-ari ng lupa na nilooban sila. Bakit hindi siya nakapagbayad? Nakasakop ito sa kontrata. Okay? Kung ano yung nakalagay sa kontrata ay kailangan mong susundin dahil yun ay pasok sa batas ng tao, lalo na kung nakanotaryo yun. Lalo na kung merong attorney o merong, di ba, lawyer na pumirma doon. Nakanotary pa, may bilang pa, may selyo pa yun. Hindi ka po pwedeng magsabi, ay sorry po, di ako nakabayad. Eh paano kung matapang yung landowner, di ba? O yung tawag nga natin yan sa AP pag pinag-aaralan sa Araling Panlipunan, yung Panginoong may lupa. Yan. Okay? So kung merong ganon, may kontrata, kailangan po itong susundin. Naintindihan po natin? Ang kontrata, kapag hindi nasunod, merong consequences. Merong mga bagay, merong mga action, legal action na mangyari. At sa kontrata pong ito na circumcision, tanda natin, kapag na-miss nila, si Abraham lang, exemption sila kasi matanda na sila nung sila'y tinuli. Pero lahat, dapat ilang day old pag tinuli? 8 day. Lahat ng lalaki sa kanila, kailangan matuli ng 8 day. Kapag hindi po, papatayin. Kita nyo? Yan yung kontrata. Okay? At pumasok sila sa kontratang ito ng Diyos sa pamagitan ng circumcision. Kapag hindi nila sinunod ang kontrata, patay kang bata ka. Diba? Bata yun eh. 8 day old. Diba? Kapag hindi, diba? Tignan ba? Gising pa po ba kayo dyan? Gising pa. Alright, so may kontrata tayo. Ang covenant na ito considered as a contract, kontrata, sa paningin ng Diyos. At dahil may kontrata, tanda natin, nakadepende yung pagpapala sa ilalim ng covenant sa pagsunod. Okay? Obedience is a must. Dapat susunod ka sa kontrata. Dapat susunod ka sa sinang-ayunan mong terms o sinang-ayunan mong mga bagay na nais ng Diyos mangyari. Naintindihan po natin. Pero tatanda natin, bago pa man pumasok sa kontrata si Abraham, sa kahit anong kontrata, ibinilang na siya ng Diyos na matuwid. Ito yung dinidiin ni Pablo sa Romans chapter number 4. Okay? So yan po yan. Atin itong miling binalikan upang maipanawa ni Pablo sa ating mga namumuhay sa panahong ito ang nilikhang halimbawa ng Diyos ng pagpapala o ang pagbilang ng katwiran. Di po ba, nung nakarang linggo, pinag-aralan natin verse number 6 to 9. Tinigyan natin si David, yung kanyang buhay, kung paanong si David describeth the blessedness of the man, at yung blessedness na ito, yung pagiging mapagpala na ito, pagpapala na ito ng tao na bibilangan ng Diyos ng katwiran, ito po yun, nang walang halong gawa. Okay? Sabi niya, verse 8, blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. So, ito po ay parehas lamang po, ano? Imputation of righteousness and non-imputation of sin. Okay? Sa
paningin ng Diyos, okay, ang tao, kapag binilang niya ang tao na matuwid sa paningin niya, ito ay not guilty na. Okay? Hindi niya ibinilang yung kasalanan, hindi niya napaparusahan yung kasalanan, kung ano man, dahil ang taong ito, binilang niya ang matuwid. Kaya naman, sa bagay na ito na ating nakita, tanda natin ha, sa Old Testament po, si Abraham ay isa rin pong exemption. Maging si David, isa rin exemption. Kahit sa ano pong exemption, okay, pagdating din naman sa kontrata, mayroong mga exemption. Mayroong mga bagay na pwedeng may lapse or consideration ng isang nagbibigay o may akda ng kontrata. Pero tatandaan po natin, sa Old Testament, wala silang eternal security. Okay? Walang eternal security ang mga taong nabubuhay sa lumantipan. So, sir, preacher, ano pong ibig sabihin ng eternal security? Yun yung meron kang kasiguraduhan na ikaw ay mapupunta ng langit at walang hanggang buhay. Okay? Ikaw ay may walang hanggang, sigurado ka dun. Kahit anong mangyari, meron ka nun. Di nawawala sa'yo. Wala po sila nun sa lumang tipan. Tandaan po natin yan. Okay? Wala po sila nun. Pero, ang inaasahan ng mga taong nasa lumang tipan, kahit yung unang libro na sinulat sa banal na kasulatan, ano pong unang libro na sinulat sa banal na kasulatan? Book of Job. Okay? Ang Book of Job, ang unang libro na sinulat sa banal na kasulatan, at kahit si Job, tanda natin, kahit si Job ay umaasang siya'y bubuhayin sa huling araw. Yun yung kanilang inihintay. Yun yung kanilang inaasahan. Ano po yun? Resurrection. Okay, tanda natin yun. Hinihintay nila resurrection o yung pagkabuhay na maguli. Saan sila mabuhay na maguli? Sa new earth. Sa bagong lupa. Kaya naman, itong imputation of righteousness na ito, kaya nga naintindihan ito. Sige bro, meron ako. Meron. Kaya naintindihan ni James yung bagay na ito na nangyari daw yon dito. Sabi ni James, Abraham was justified by works. Di po ba sa James chapter 2? Yun yung pinag-aralan natin umpisa. Sabi ni James, Abraham justified by works when he offered his son Isaac upon the altar, and therefore the scripture was fulfilled na ang sinabi doon, it was imputed to him for righteousness. Baka ayaw nyo maniwala sa akin. James 2. Huwag saan nyo po doon. James chapter 2. Para makita nyo lamang po. James chapter 2. Verse 21 to 23. James chapter 2, verses 21 to 23. Verse 21. Sabi ni James, hindi ba't si Abraham na ating ama ay napawalang sala, justified by works, napawalang sala sa pamamagitan ng gawa noong inialay niya si Isaac na kanyang anak sa altar? When he offered up Isaac his son upon the altar. Genesis 22 yun. Seest thou, so nakikita mo ba, kung paanong ang pananampalatayay lumakip kasama ng gawa, gumawa kasama ng gawa, di ba? Sabi dyan, how that works by, sabi dyan, faith wrought with his works, and by works was faith made perfect. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, verse 23. And the scripture was fulfilled, which said, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness. Kita nyo? Para kay James, yung Genesis 15 ay napulfill lang sa Genesis 22. Okay? Para sa kanya yon. Bakit? Sino ba si James? Saan ba siya kabilang? Circumcision. At tatanda natin, kapag ikaw ay circumcision, nakapaloob ka, nasa ilalim ka ng kontrata. Okay po? At dahil nasa ilalim siya ng kontrata, anong kinakailangan? Anong hinihingi ng Diyos?
pagsunod. Nakuha niyo po. Anong ginawa ni Abraham sa Genesis 22? Sumunod. Anong tingin ni James sa ginawa ni Abraham? Pagsunod sa ilalim ng covenant. At dahil nakita niya ito, aba, totoo nga na si Abraham ay binilang na matuwid ng Diyos dahil na-justified siya sa pamagitan ng gawa. Dahil nakikita niya ang salita ng Diyos sa mata ng isang nasa ilalim ng kontrata. Meron ba sa buhay ni James na siya ay hindi nasa ilalim ng kontrata o nasa ilalim ng covenant ng Diyos? Wala. Simula pinanganak siya, nung isinilang siya sa mundong ito, nasa ilalim na siya ng kontrata. Okay? Tandaan mo natin yan. Pinanganak sila under a covenant circumcision. Kaya ang kanyang pangunawa, ang kanyang pag-iisip, paano siya mag-isip? Sa ilalim nito. Pero si Pablo, okay, mas malawak at mas malaking pagkaunawa sa salita ng Diyos, nakita niya si Abraham ay binilang na matuwid bago pa man yung Genesis 22. Dahil sa Genesis 15, binilang na siya ng Diyos na matuwid noong siya ay hindi patuli. Okay? Yun po yung tinalakay po natin. So tayo po yung magsisimula verse number 17 ng Romans chapter number 4. Okay, ni-recall lang po natin yung mga pinag-aralan natin last time. So Romans chapter 4 verse 17, titingnan po natin dito yung sinabi dito, as it is written, I have made thee a father of many nations. Ang talatang ito ay nabanggit mula saan? Genesis 17:5. Okay? Sa Genesis 17:5 nabanggit yun, I have made thee a father of many nations. Nung sinabi ito ng Panginoon kay Abraham, si Ishmael pa lamang ang kanyang anak. Ngunit ang Diyos na lumikha mula sa wala. Okay? Kapag ang Diyos po lumikha, kahit wala yun, kahit mula sa wala, nagkakaroon. Ang sabi ng Diyos, let there be light. And there was light. Walang liwanag doon, magkaroon ng liwanag doon, nagkaroon ng liwanag doon. Bakit? Sinabi ng Panginoon. Okay? Let there be creeping things that creepeth upon the earth. Isipin mo, nung nilikha niya yung in the beginning God created the heaven and the earth, walang mga nakalagay doon. Pero nung sinabi niya, let there be creeping things, let there be fish, di ba, may mga, nagkaroon na doon ng mga lumalangoy, nagkaroon po. Okay? Hindi niya hinintay yung amoeba para maging unggoy. Hindi niya hinintay yung ibon para maging eroplano. Okay? Ang ginawa lang ng Panginoon, sinabi niya at nagkaroon. Ganun po ang Panginoon. Kaya niyang lumikha mula sa wala sapagkat siya'y Diyos. Kung ang Diyos natin hindi kayang gawin yon, ay bula ang Diyos yan. Baka ang kaya lang gawin ng Diyos nyo ay hut-hutan kayo. Pero ang aking Diyos na buhay, tandaan po natin, kaya niyang lumikha mula sa wala. Magkaroon ng, di ba, sabi niya, magkaroon ng langit at lupa, nagkaroon. Sinabi niya eh. Ganun ka, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya dapat nating igalang kanyang salita. At huwag natin ibilang balang parang ano lang, diary lang natin, o kaya ibilang lang natin parang dyaryo. Okay? Hindi po. Iginagalang at itinataas at tayo may takot sa Panginoon sa paghawak ng kanyang banal na salita. Bakit po? Sapagkat salita ito ng Diyos, hindi ito salita ng gobernador. Hindi ito salita ng kahit kung sino lang. Hindi ba? Kahit saan ba tayo mapunta? Sa trabaho, may tinatawag na memorandum. Di ba? Natatakot yung mga empleyado pag binabagsakan ng memorandum. May nanginginig. Di ba? Mas lalo dapat tayong manginig sa salita ng Diyos. Dahil ang hinahawakan po natin ay hindi basta mga salita lang ng tao, kundi isang piece of literature na buhay. At ang sabi ng Biblia, all scripture is given by inspiration of God. Ano ibig sabihin? Ang salita ng Diyos ay hindi hiningahan ng Diyos, kundi yung hininga ng Diyos. The very life, yung talagang buhay, ano po, na yung tao kahit siya'y makasalanan, na kahit siya'y papunta na impyerno, kapag ang salita ng Diyos kanyang narinig, ito yung buhay na maaaring magpaintindi sa kanya. And faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.
na kahit tayo'y walang pagkaunawa sa Diyos, pero alam natin na may Diyos, ang salita niya binigay niya para makilala mo siya. Yun yung dahilan kung bakit may salita ng Diyos, gusto niyang makilala mo siya. Dapat tayo'y merong, kung meron tayong binibigyan ng mataas na karangalan, mataas na paggalang, yun ay ang Diyos at ang kanyang salita. Okay po. Ang kanyang salita, igagalang po natin. Kaya sabi dito, sa, yung, I have made thee a father of many nations, nanggaling sa Genesis 17 verse 5. Pero ang gusto kong tingnan natin sa Genesis, Romans 4 verse 17, before him whom he believed. Gusto ko po, kung meron kayong highlighter sa inyong Biblia, before him whom he believed. Pwede nyo lalagyan. Bakit po? Yun yung point po doon eh. May kita natin, mabasa natin dito si Abraham, hindi mahina ang kanyang pananampalataya, malakas ang kanyang pananampalataya. Pero ang gusto ko pong maintindihan po natin, hindi yung pananampalataya mo ang mahalaga, kundi kung sino yung sinasampalatayanan mo. Alam mo, minsan mahina pananampalataya natin, minsan malakas pananampalataya natin. Minsan parang gusto mo talagang maglingkod sa Panginoon, minsan tinatamad kang maglingkod sa Panginoon. Pero tatandaan mo kung sino yung sinasampalatayanan mo at pinaglilingkuran mo. Dapat di nagbabago yun. Okay po. Before him whom he believed. Sa kahit anong panahon at pagkakataon, ang Diyos ay matuwid, banal, at di nagkakamali. Tandaan po natin yan. Tandaan po natin yan. Hindi nagkakamali ang Diyos. Maring sasabihin mo, kung totoong may Diyos, bakit ganito nangyari sa buhay ko? Special ka? Tanda natin, tayo makasalanan. At ang deserve natin, kung meron ka mang karapat-dapat, kakamatayan yon. Kung meron man tayong karapat-dapat tayo, kamatayan, impyerno, yun tayo karapat-dapat. Pero yung magkaroon pa tayo ng maayos na pamumuhay dito sa lupa, abay, pagpapala na yun ng Diyos. At kung meron man tayong maranasan mga bagyo, sakuna sa buhay, hindi nangangahulugan, hindi tayo mahal ng Diyos. Okay? Dahil kung di ka mahal ng Diyos, nasa impyerno ka na ngayon na hindi ka pa hinahatulan. Tandaan po natin yan. Okay? Yung mga sakuna na ito, kuminsan sinasabi natin, Lord, bakit ganito? Bakit may ganyan? Abay, syempre, may kasalanan sa sanlibutan. At ito'y consequences na mga ginagawa ng tao. Pero hindi nangahulugan, pinadala ito ng Diyos. You know? So, sinisisi ang Diyos sa mga nangyayari, ganito, wag po natin gagawin yon. Dahil pag tayo marap sa Diyos, ang masasambit mo lang, O aking Panginoon. O Panginoon, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Panginoon lang mababanggit mo, hindi ka makakapagreklamo tungkol sa kuryente, sa tubig, wala ka, hindi ka makakapagreklamo. Okay? Panginoon ay mababanggit natin sa harapan niya. Kaya naman, sa kahit anong kalalagayan ng tao, mapalumang tipan, bagong tipan, o ngayon sa misteryo, man siya nabubuhay, importanteng paniwalaan ang kanyang salita. Kahit saan po, kahit saang panahon, kahit sa anong pagkakataon, kahit nasaan tayo, importanteng paniwalaan kung ano ang sinabi ng Panginoon. Kaya naman, ang tanong ay, naniniwala ka ba sa salita ng Diyos? Naniniwala ka ba sa salita ng Diyos? Malimit na ikatwira ng tao na wala naman talagang tama dyan. Dapat magrespetuhan na lang ng paniniwala. Yeah, narinig nyo yung ganyan? Yung sinasabi na, wala naman tama, pare-parehas lang yan. Ay, mga sinasabi nila sa daan. Ngunit para mo na rin sinabing nilikha ng Diyos ang lahat ng reliyon at wala siyang pakialam kung saan ka sumapi. Di ba? Kung tama naman pala lahat yan, edi ang Diyos ang lumikha niyan. At kung ganoon, eh dapat wag na tayong mag-away, di po ba? Dapat pare-parehas lang naman pala. Pero sa 1 Corinthians 14:33, 1 Corinthians chapter 14 verse 33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Mga kapatid, kaya po yung sinabi po natin kanina, ang Diyos po ay matuwid. Ang Diyos ay banal, ang Diyos ay tama sa lahat ng kanyang ginagawa at di siya nagkakamali. Ang Diyos natin pinaglilingkuran, hindi likong Diyos.
Ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hindi po kurakot na Diyos. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi pinagmulan ng kalituhan. Ngayon, ang mga reliyon, ano bang naidudulot nito? Kalituhan. O ibig sabihin, sa Diyos ba galing yan? Hindi. Ngayon, ako'y naniniwala kung ang tao nais niya talagang sambahin ang tunay na Diyos, makikita niya ang katotohanan. Ihayag sa kanya ito ng Diyos. Sabihin mo kung nais talaga ng tao maintindihan, bakit ikukubli ng Diyos ito sa kanya? Kung nais talaga ng tao na maunawaan yung kanyang lumikha, yung maunawaan yung salita ng kanyang lumikha, o makilala yung lumikha ng langit at lupa, bakit ikukubli ng Diyos sa kanyang sarili? Pero kagaya nga na nasusulat sa Roma at doon sa Salmo ni David, di ba? Walang, di ba? There is none that understand it. There is none that seek it after God. Doon, kahit doon sa Tower of Babel. Ngayon, meron na. Praise God. Mayroon mga gustong makilalang Panginoon. At nawa, kabilang po tayo doon. Nawa, kabilang tayong lahat dito na nais makilala ang tunay na Diyos. Hindi po tayo naglilingkod sa Diyos na kaya nating paglaruan. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos na pwede mong madaya, magoyo. Ang Diyos natin hindi naluloko. Ang Diyos natin hindi nagugoyo. Ang Diyos natin hindi mo kayang paikutin. At ang Diyos natin, hindi mo mapipilit gawin yung hindi niya ginagawa ngayon. Kung hindi niya ginagawa yung isang bagay ngayon, kahit manalangin ka pa at umiyak ka ng dugo, hindi mangyayari yun. Bakit? Ang Diyos natin, matuwid. Kung babaling siya sa nais mo, sinunod niya yung kalooban mo. Sino nasunod? Kalooban mo o kalooban niya? O ang dapat ba natin gawin, imbis na gawin natin yung kalooban natin at pasunurin natin, Diyos, ipagpalain mo yung ginagawa ko. Ba, galing ano? Pagpalain mo, di ba? Yung ginagawa ko para sa sarili ko. Di ba? Imbis na ganun gagawin natin, Lord, i-align ko yung aking buhay sa kalooban mo. Na dapat po natin ginagawa. Okay, tandaan natin na hindi nanggaling sa Diyos ang kalituhan. Ang gusto ng Diyos ay malaman ng tao ang katotohanan. Pero kagaya na pinag-aralan natin sa Romans chapter 1, mas pinili ng tao na sumamba sa mga Diyos-Diyosan at di naging mapagpasalamat sa Diyos. Ano mo kung bakit? Dahil kapag sinamba mo ang tunay na Diyos, talagang ang consequence niya ay kakalabanin nito yung kasalanan na meron tayo. Yung mga layaw na meron tayo, yung mga tinatangkilik natin na hindi na ayon sa kabanalan at katwiran ng Diyos, talagang maiiwan mo. Pwede mong ipaghalo, diba? Pwede mong paghaluin yung kasalanan at yung pagsunod sa Diyos, pero ang tawag doon ay pagiging karnal. Di po ba? Ang tawag doon ay hypocrisy. At tanda natin, hindi ka tatagal doon sa pagiging hipokrito na yon, at hindi ka magiging totoo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kaya dapat nating maunawaan, mga kapatid, okay? Sumasamba tayo po sa tunay na Diyos. Tayo naglilingkod sa banal na Diyos. Kaya naman, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Maraming mga nagtuturo na nagmula daw ang kanilang panawagan o tinawag sila ng Diyos sa isang panaginip, pangitain at sirkumstansya. Okay. Iba, tinawag daw ng Diyos, halimbawa kasi nasiraan sila ng motor. Lord, mukhang hindi mo talaga kalooban magmotor ako. Mukhang tinatawag mo na talaga ako, Lord, sa gawain mo. Diba? Sinasabi ganun. Colossians 2:18, buksan po natin. Colossians chapter number 2, verse number 18. At ito po yung sinabi ng Biblia, let no man beguile you, huwag niyong hayaan sino man nadayain kayo of your reward in a voluntary humility in worshiping of angels. Ano po yung kasunod? Intruding into those things which he had not seen, vainly popped up by his fleshly mind. Ating mababatid sa talatang ito ang babala ng ating apostol sa panghimasok sa mga bagay na hindi naman niya talaga nakita. Oo, nung gaming iyon, nakita ko ang Panginoon. Kumakatok, binuksan niya yung pinto ng langit, tinatawag ako, Ayan, mag-aral ka para sa akin. At yun, tinayo ko ang iglesyang nandito sa inyong harapan. Di ba? Ganyan, no?
Tanda natin kung ang isang pangitain, kahit anong pangitain, kumontra sa salita ng Diyos, sino papaniwalaan natin? Yung pangitain mo na ikaw lang nakakita, kung makita mo man yon, o yung salita ng Diyos na nandito na, matagal na, napatunayan na, subok na, di ba? Generika, di ba yun ba? yung salita ng Diyos na ito, kailangan mas bibigyan nating halaga kaysa sa kahit anong experience ng tao. Ano po, mahirap talaga kontrahin kapag kwento. Ano po, pag kinuwento na sa iyo, mahirap kontrahin yun. Kasi kwento niya yun, di mo naman pwede sabihin, di totoo yun. Hindi nag-away kayo. Alam mo, talagang totoo itong sinasambahan namin. O bakit naman? Nanalangin ako sa Diyos. At nung nanalangin ako sa Diyos, tinugon niya. Abay, nanalangin, Lord, bigyan mo ako ng numero. Dalawang numero. Uno hanggang 30, dalawa. Okay, unang, dala. At nung binigyan ako, narinig ko yung 3:16. 3:16. Tinaya ko yun. At nang pagkataya ko, abay, sakto naman. Abay, talagang pagpapalang mula sa Diyos. Okay? Pero ang hindi niya ikikwento sa'yo ay yung mga panahong hindi siya tumatama. Ikikwento niya lang sa'yo nung tumama ka. Ganun, tumama siya. Nakuha niyo? Kapag kwento, ang may kapangyarihan sa isang kwento ay yung nagkikwento. Pwede niya namang balibalik tutin yung kanyang kwento eh. Basta ang lumabas, yung paniniwala niya, totoo. Nakuha niyo po. Pero alam mo, hindi mo pwedeng baluktutin yung salita ng Diyos. Pwedeng, pag binaluktot mo yan, ikaw na may kasalanan yan sa Diyos. Okay? Pero ang salita ng Diyos, di naman nagbabago. Nandyan lang yan. Pangunawa lang natin minsan, nagbabago. Pero salita ng Diyos, nandito. Ating pakaingatan sa ating isipan na kung ang kanyang salita na ating inaaral ngayon ay hindi mapagkakatiwalaan, ay ganoon rin ang Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Kung itong binabasa natin ngayon, pinag-aaralan natin ngayon, may mali, hindi mapagkakatiwalaan, paano mo pagkakatiwalaan ng Diyos? Kung may mali to. Diba? Yun ang mahirap po. Yun ang minsan hindi na ituturo sa mga pulpito, pero na ituturo sa mga seminaryo. Nang sasabihin nila sa mga pulpito, the Word of God is true! The Word of God is perfect! Pagdating sa mga seminaryo, mali ang pagkakatranslate dito, ito, iba yung na-translate dito, ang word na ito, hindi dapat itong ginamit. But the Word of God is true! The Word of God is true! Mga sinungaling, ano po? The Word of God is true. That is true. So don't corrupt at huwag mong babaguhin ang salita ng Diyos. Ang mong sasabihin, hindi ito perfect. At kung hindi, wala kang pananampalataya na itong salita ng Diyos ay walang pagkakamali, huwag ka na lang din manampalataya sa Diyos. Dahil kung hindi ka kayang bigyan ng Diyos ng libro na perpekto, maari siya hindi rin perpekto. Pero kung ang Diyos mong pinaglilingkuran, naniniwala ka perpekto at banal, maniwala kayong hawak mo ngayon, perpekto at banal. Dahil itong salita niya ay refleksyon kung sino siya. Makikilala mo ang tao sa kung paano siya magsalita, may kilala mo ang Diyos sa kanyang salita. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na ang salita niya hindi perpekto. Hindi mo pwedeng sabihin na ang salita niya may mali. Ano po? Dahil nandito rin nakasalalay yung pananampalataya mo sa Diyos. Kung hindi mo kayang pagtiwalaan yung salita niya, paano mo siyang makikilala? Kung ang salita niya pala may pagkakamali, paanong pagtitiwalaan mo ang Diyos na iniisip mong perpekto siya? Kung may bahid ng pagkakamali at korupsyon ng kanyang salita, hindi mo pwedeng sabihin perpekto ang Diyos dahil ito yung kanyang salita. Nakuha po natin. Sana malinaw yung sinasabi po natin dito. Pagdating sa kanyang salita, may talata pa nga sa Psalms na in-esteem niya ang kanyang salita, or he magnified his word above all his name. Ibig sabihin, mas binigyang pansin niya, minagnify, mas binigyang pansin niya yung salita niya kaysa sa lahat ng kanyang mga pangalan. Dahil kapag ang salita
ay may pagkakamali, nabahira mo na rin yung pangalan ng Diyos. Okay? Kaya naman, mga kapatid, kailangan nating sa pag-aaral ng salita ng Diyos, bibigyan nating mataas na respeto ang salita po ng Diyos. Hindi natin pwedeng babastusin, hindi natin pwedeng i-take lightly dahil ito po ay mula sa Panginoon. Okay. Kung inisip natin na ang ating pagdadalo o ang ating pagpunta lamang po dito ay just para lamang makalabas tayo ng bahay, ay nagkakamali po tayo, mga kapatid. Dahil ang salita ng Diyos ay dapat seryoso po tayo pagdating sa salita ng Diyos. Kuminsan tumatawa tayo, kuminsan natutuwa tayo sa mga truths na naintindihan po natin dito. Most especially, we must be serious pagdating sa salita ng Diyos. We must be serious. Serious on the Word of God. Saksi po kayo, ano po, saksi po kayo ang buong iglesyang ito sa aking tinatayuan, aking pinapangaral. Wala ho akong ibang hangarin, kundi ang makita kayong lumago, mga kapatid. Tumatag at makita si Kristong nabubuo sa bawat isa. Dapat po kay ibang hangarin, wala naman akong secret agenda sa inyo. Ano po? Hindi inyong salapi ang hangarin ko, though kailangan yun sa ministeryo ng Panginoon. Hindi yun ang aking hinihingi sa inyo, kundi kayo mismo. Sabi nga ni Pablo, I seek not yours, but you. Hindi ko hinahanap yung meron kayo, kundi kayo mismo. Yung makita kayong lumalago sa Panginoon, yung nakita kayong tumatatag sa Panginoon, yung makita ko na mahal nyo yung salita ng Diyos at mahal nyo ang Panginoon, nakakatuwa yun. Nakakapagbigay ng encouragement yun sa nangangaral. Ano po? So, ngunit higit sa lahat, nais ko kayong makitang nananampalataya sa salita ng Diyos. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay madaling maniwala. Nasusulat nga sa ikalawang Timoteo 3.12. Ikalawang Timoteo 3.12. Sabi po dito, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. All that will live godly. Wala na, hindi binigyan na exception. Ano po? Ang sabi, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Nayaong mga nabubuhay ng mga Diyos kay Kristo Jesus ay raranas ng persecution. Hindi porke matanggap nating maliwanag na at maluwag sa damdamin ang katotohanan ay ganoon din ang iba. Hindi porke tayo po natanggap natin, di ba ma? Kumbaga, naintindihan mo kasi. Kumbaga, naintindihan ko na ngayon. Thank you Lord. Natuwa ka pa. Gusto mo ipamalita sa iba. Hindi porket ganun yung reaction mo sa truth, ganun din sa iba. Dahil kung ikaw natanggap mo yung iba, sinusuka yun. Kung ikaw natanggap mo yung iba, talagang ayaw nila, lumayo ka sa amin. Kanya, huwag kang magpakita. Yan ang kanilang reaksyon. Okay po. Kaya naman sa 2 Timothy 2.25, ito po nakasulat, in meekness, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. Okay? Kaya naman, tayo'y binilang, di ba, tayo dapat ay, tayo binilina ni Apostol Pablo na maging maamo. Maging maamo. Doon sa kanilang kinokontra ang kanilang mga sarili na pahintulutan nawa ng Panginoon na makita nila ang katotohanan. Alam niyo po, kahit sinong bang kukontra sa sinasabi natin mula sa salita ng Diyos, nandiyan naman yan eh, nandiyan yan sa salita ng Diyos. Kahit sinong gagawa po noon sa atin, kahit kontrahin nila yung mga tinuturo nating katotohanan mula sa salita ng Diyos, hindi ko gusto na manatili silang ganun. Hindi rin naman ako galit sa kanila. Ang gusto ko, makita nila yung katotohanan. Bakit? Bilang mga mananampalataya, bakit mo ipagkakait sa kahit sino yun? Eh, grace nga yun eh. Biyaya yun. Ang biyaya, hindi mo deserve. Ang biyaya, hindi ka karapat dapat. Ngayon, kung sila, hindi nila matanggap yung tinuturo mo, huwag kang magagalit sa kanila. Huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa kanila. Huwag mong sasabihin, sige, mapunta lang kayo na impyerno, ayaw nyo makinig. Hindi ganon. In meekness,
instructing those that oppose themselves. Dapat magiging maamo tayo sa kanila. Bakit? Minsan tayo'y nagkamali din. Minsan tayo nasa pagkakamali din. Sila nasa pagkakamali ngayon. Sinong aabot sa kanila kundi yung katawan ni Kristo nandito ngayon? Ang dapat meron tayo ay kaamuan. Ngayon, sa daan, makasalubong mo sila. Baka mag-irapan pa kayo. Hindi ganoon. Dapat tayo maging maamo sa kanila. Nais natin sila paring mawin sa Panginoon. Yun ang dapat disposition na meron po tayo. Ngayon, kahit sino makasalubong ko dyan, ngingitian ko eh. Hindi naman pagiging hipokrito yun. Dahil wala naman ako iniisip sa isip ko. Ngingitian ko lang to, pero pierno to. Diba? Hindi ganoon. Ano? Wala bang pagtatanim? Bakit? Isipin niyo po na, mga kapatid, anong mapapala natin kung magagalit tayo sa kanila? Anong aanihin mo kung tayo'y, kung sila na mga kumontra sa atin, na sila na mga umiwan sa atin, ay magagalit tayo, anong gagawin? Para saan? What shall it profit a man if he shall lose all his friends and still be angry at them? Di ba? Anong pakinabang meron po doon? Wala eh. Pero yung magiging kapag may kailangan sila, kita mo, minsan malalapitan ka pa nila, yung tutulungan mo pa rin sila, malaking ano yun, parang yung sinabi ni Kristo doon sa ano, na parang ka naglagay ng mainit na uling sa kanilang mga ulo. Shall heap coals of fire upon their head. Bakit? Eh sila humingi sa'yo ng tulong eh. Hindi ka naman nag-aasa kanila, hindi ka naman, di ba? Ang point, mga kapatid, pagdating sa katotohanan ng salita ng Diyos, maaring may mga makakaaway tayo, maaring may mga kukontra sa sinasabi natin, pero hindi naman tayo galit sa kanila. Hindi ka magalit sa kanila, hindi ka magtatanim ng sama ng loob sa kanila. Bakit? You're still hoping, maasa ka pa rin one day, they will see the truth. Kaya kahit sa church po yan eh. Halimbawa, may isang kapatid nagkasala, at kailangan talaga mayroong aksyon na mangyayari. E paano kapag nagsisi? Kaano kapag nagbago talaga siya? Tatakwil mo pa rin? Hindi. Si Pablo, yung doon sa 1 Corinthians 5, yung mayroong pagkakasala doon na sabi niya, hindi talaga, kahit sa mga intil, hindi na pangalanan. Talagang malimit lang yung ginagawa. Pero sa isang mananampalataya, nangyari. Okay, ang sabi niya, i-deliver niyo yan kay Satanas. Pa, grabe ano. Sabi ni Pablo, bigay nyo na kay Satanas para maligtas pa yung espiritu. Sabi niya. Pero, ano nangyari? Nagsisi yung tao na yun. Tinakwil ba na iglesia? Hindi. Bakit? Kapatid yun eh. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Pagdating sa katotohanan ng Diyos, kailangan maging maamo tayo sa kahit sino. Bakit? Dahil hindi naman tayo naglilingkod sa kanila eh. Sa tao, naglilingkod tayo sa Panginoon. Pinaglilingkuran natin ang tao, pero pinaglilingkuran natin ang Panginoon. At gusto natin, malaman nila ang katotohanan, hindi yung kapag ayaw mo, tiwag, impyerno ka. Diba? Ganun minsan, ugali natin, you know? Pag ayaw nyo, ayaw mo, tiwag. Dali lang yan, impyerno ka. Diba? Eh, hindi po. Ano po? Sapagkat ang iba't ibang mga tao, may iba't ibang, pinag-aralan na rin natin last time, magandang ma-refresh lang tayo, may iba't ibang stronghold. Yung kanilang mga mind, may stronghold. Ano po ang ibig sabihin pag sinabi natin stronghold? May mga bagay silang pinaniniwalaan na mahirap nilang bitawan. Kasi matagal na nilang pinaniniwalaan yun eh. Halimbawa, kung tayo man po, at tabi-tabi po dyan, ano po, kung tayo naniniwala na kapag madilim, halimbawa, tapos nasa gubat ka, kapag iihi ka, eh, kailangan magtabi-tabi ka, di ba? Kung yun yung pinaniwalaan mo hanggang ngayon, aba, hindi ka namin maaano dyan. Pero wala niyan sa Biblia, hindi man totoo yun, di ba? Ganon lang. Ang punto natin, mga kapatid, iba't ibang mga tao, may mga paniniwala sila, may mga stronghold sila sa isipan. Ngayon, naniniwala sila, naligtas sila kasi umiyak sila. Naligtas sila kasi may ginawa silang panalangin. Naligtas sila kasi dahil sumunod sila, bumaba sila ng altar, naghumpasay sila doon. Eh, kung sabihin nila yun sa'yo, na yun yung kanilang kaligtasan, eh, may wala kang magagawa, kundi in meekness, instruct them. Yung sasabihin mo sa kanila, ay kung naligtas ka pala doon, abay, dalawa na palang kaligtasan, ano, pwede na palang ganyan. Ano?
At si Kristo pala, isa, nakaganon siya, ikaw nakaganon. So ganun pala ang kaligtasan, ano? Kailangan gagayahin may action ni Kristo. So yan, 1, 2. Diba? So yun po, in meekness, instructing them that oppose themselves. Mula sa pagkatawag pa lamang kay Abraham, nagsimula na ang pagsubok sa kanya. Ganyan po ba? Diba? Naisip po ba natin yun? Halos lahat ng tao ng panahong iyon ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Lahat. Tower of Babel, pagkatapos ng Tower of Babel, si Abraham eh. So lahat sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ngunit dahil sa salita ng Diyos, nanampalataya si Abraham at sumunod. Mga kapatid, paminsan, di ba, pamarisan natin siya. Maring hindi kumbinyente ang paniwalaan ang katotohanan ng Panginoon sa ngayon, ngunit alam nating sa huli ay may iwan lamang ang mga nagbibigay luwalhati sa Kanya. Hindi mo pa nakikita yan ngayon. Diba? Maring sa ngayon maayos yan. Sa ngayon okay. Or sa ngayon mahirap bilang mga mananampalataya. Di madali. Ano po? Minsan, dumarating din sa isip natin, di po ba na pwede naman sigurong magkasala na lang muna ako? Save naman ako. Yeah. Pwede naman sigurong mag-compromise lang ako kahit konti. Kasi di naman nawawala kaligtasan ko, di ba? Eternally secured. Ikiklaim mo pa yung verse? I'm complete in Christ. Sealed until the day of redemption. Apakompleto ng verse. So, okay lang magkasala, di ba? Minsan, i-justify mo yun sa mind mo eh. At pwede kong gagawin ito kasi wala namang mawawala sa akin. Yeah. Pero di mo alam na yung ginagawa natin, isipin mo, bakit ba namatay si Kristo? Dahil sa ating mga kasalanan. At kapag nagkakasala tayo, paalala mo sa sarili mo, ginagawa ko ito ngayon dahil dito namatay siya. Maybe it will bring conviction sa atin. Sa ating mga isipan na sin. Kaya nga si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan. So in Romans chapter 4, okay, back to teaching, end of preaching. Romans chapter 4, tingnan natin verse 17. Mahaba lang yung part na before him whom he believed. Remember, we believe in Christ. Tayo naniwala sa Panginoon. We believe in sa Panginoong Jesus, sa kanyang ginawa. Tatandaan po natin. Verse 18, believed in hope. Diba? Sabi po dyan, against hope, believed in hope, that he might become the father of many nations according to that which is spoken, so shall thy seed be. Sa Genesis 15, ating nabatid ang tala ng pananampalataya sinabi ng Diyos ni Abraham. Tandaan po natin ha, Genesis 15, sabi ng Diyos, itong mga biduin na ito nasa langit, yan ang magiging seed mo, naniwala siya at pinilang ng Diyos na katwiran yung bagay na yon. Kaya naman, tandaang lumikha ang Diyos, lumilikha ang Diyos ng isang bagong bansa. Bakit? I-give up niya na yung mga hintil eh. Give up niya na yung Gentile world. He gave them up to a reprobate mind. Bakit? Sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Tandaan ding ito ay naaayon sa kanyang kalooban para sa lupa. Kaya naman, kahit baog, tandaan natin si Sara po baog, ano po, ay mas nakahigit ang pananampalataya ni Abraham sa sinabi ng Panginoon. Kayo yung sinabi dito, who against hope, believed in hope. That he might become the father of many nations according to that which has spoken, so shall they see, verse 19. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead when he was about what? 100 years old. Neither yet the deadness of Sarah's womb. Ang pinaka-issue, mga kapatid, ay hindi naman yung kung gaano kalaki yung pananampalataya ni Abraham. Kaya po na sinabi natin kanina, yung issue ay yung kung sino yung sinasampalatayanan mo. Ano niyo po kung bakit? Maraming mga tao relihiyoso. Marami mga tao, malaki daw ang kanilang pananampalataya. Pero lahat ba ng ginagawa nila o lahat ba ng pananampalatayang meron sila? Counted? Hindi. Maring ang pananampalataya nila nasa relihiyon nila. Maring ang pananampalataya nila nasa ginagawa nila. Maring ang pananampalataya nila nasa Diyos-Diyosa nila.
at hindi ang tunay na Diyos. Ibig sabihin, kung ang kanilang pananampalataya hindi nasa tunay na Diyos, edi walang saysay yung pananampalataya, kahit gano'ng pakalaki yung kanilang pananampalataya. Pero sabi dito sa talata, against verse 19, being not weak in faith, he considered not his own body now dead. Yun po yung gusto kong makita natin. Another point doon, he considered not his own body now dead. Anong punto po doon? Pagdating sa pananampalataya, hindi mo kiniconsider yung sarili mo kundi yung sinasampalatayanan mo. Sabi dito, he considered not his own body. Kung titingin lamang si Abraham sa kanyang sarili at sa kalalagayan ng kanyang asawang si Sara, magkakaanak pa kaya siya? Hindi. Bakit baog yun eh? Ilang taon? 90 years old na sila. 90 years old. Yun yung sinasabi sa Bible na lumagpas na sa flower of her age. Okay. Sabi niya, being not weak in faith, he considered not his own body now dead when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. Pero ano pong sabi dito? Okay? Ang kanyang pananampalataya nasa Diyos at hindi sa kanyang sarili. Kaya naman si Abraham ay mapalad dahil pinaniwalaan niya ang sinabi ng Panginoon at may kumpiyansa siya dito. Kaya sa verse 20, nandyan pa po ba kayo? Okay. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. So, sinerch ko yung word na staggered. Sinerch ko, ano ibig sabihin ng word na staggered? Okay? Stagger. Sa dictionary, nakalagay mag-aalinlangan, magduda, waver, ganun. To waver, para to doubt, yung stagger. Pero ang Bible natin, tara natin ang ating King James Bible, may built-in dictionary. Tingnan nyo kung ano ibig sabihin, stagger. Job 12, verse 25. Job 12, verse 25. Job 12, 25. Okay. Sabi po dito, they grope in the dark without light, and he maketh them to stagger like a drunken man. Paano po kapag lasing yung tao, tas lumalakad sa daan? Ayun, suray-suray daw. Kaya nyo, sabi ko, maketh them to stagger like a drunken man. Isa pang verse, 107:27 ng Psalm. Psalm 107, verse 27. So, ilagay nyo sa isipan nyo yung stagger like a drunken man. Tapos, isama natin sa understanding ng Psalm 107, verse 27. Psalm 107, verse 27, the Bible reads, they reel to and fro and stagger like a drunken man and are at their wits' end. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Yung word na stagger ay yung hindi ka pumipirme. Okay? Yung hindi siya mapirme. Bakit? Eh, like a drunken man, ganun-ganun, di ba? Parang susuray-suray, parang matutumba, parang kaliwa-kanan. They reel to and fro like a drunken man. Ang punto, mga kapatid, yung pananampalataya daw ni Abraham sa Diyos, hindi ganun. Hindi pasuray-suray. Hindi pakaliwa, hindi pakanan, diretso lang. Isang buo, isang matibay na pananampalataya sa sinabi ng Panginoon. Hindi siya nag-alinlang, hindi siya parang lasing na nananampalataya ako sa iyo, O Diyos, pero baog yung asawa ko eh. Diba? Hindi ganon. Kundi yung kanyang pananampalataya, buo, sa sinabi ng Panginoon. At dahil buo yung sa sinabi ng Panginoon, he staggered not at the promise of God. May pangako ang Diyos. Okay, ang pangako ng Diyos, I made your father many nation, di ba? Magkakaroon ka ng anak, kahit dyan si Sarah ay ganyan. Sabi niya, pero in our fleshly mind, kahit sa ating sarili, pwede tayong mag-doubt sa Panginoon eh. Tama po ba? Pero nung pagkakataon na yun sa Genesis chapter 15, hindi siya nag-doubt sa Panginoon. He believed God. At pang gusto ko pong makita natin, Genesis 17. Punta po kayo doon. May papakita po ako sa inyo.
When you learn these truths, kaya iba pa rin kapag personal study ng Bible. Iba pa rin kapag ikaw mismo ay nakakakita. Kasi iba yung joy pagdating sa bagay na yun. Kapag sinasabi ko sa inyo, maring ako excited, pero kayo parang, wala naman pa. Ano yun? Bakit parang tuwan-tuwa siyang inquinento yun? O kaya tuwan-tuwa siyang i-explain sa atin yun, pero parang sa atin walang dating. Iba pa rin kapag ikaw ay nakakakita dito sa salita ng Diyos. Kaya study to show thyself approved unto God. Alright? So Genesis 17, verse 15. Ang Genesis 17, pagkatapos po ng Genesis 15. Tama? Op. Tama? Ang Genesis 17, pagkatapos ng Genesis 15. Tama? Ayun. Okay. Amen. Pinag-isipan nila malalim yun, ha? Genesis 17, verse 15. And God said unto Abraham, as for Sarai thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah. Di ba? Shall her name be. And I will bless her and give thee a son also of her. Yea, I will bless her and she shall be a mother of nations. Kings of people shall be of her. Anong ginawa ni Abraham? Then Abraham fell upon his face and laughed. Sabi ng Diyos, si Sarah, tawagin, hindi na siya tatawagin Sarai, tawagin mo siyang Sarah. Di ba? At dahil doon, tatawagin mo siyang Sarah, I have made thee, ginawa ko siyang mother of nations. Anong ginawa ni Abraham? Tumawa siya. At bakit siya tumawa? Sign of doubt yun eh. Sign of doubt. Bakit? Tignan nyo. Inside in his heart, sinabi niya sa puso niya, paano kaya na-record ni Moses yun? Nag-usap ba sila ni Abraham? Hindi. Kaya dito makikita ang salita ng Diyos. Ang Diyos mismo kasi nagturo kay Moses magsulat eh. Kasabi nito, alam ni Moses, tumatakbo sa puso ni Abraham, and said in his heart, shall a child be born unto him that is 100 years old? And shall Sarah that is 90 years old bear? Sa isip siguro ni Abraham, nasisiraan na yata ang Diyos na ito. Ano? 100 taon na ako. 90 years old na si Sarah. Sabi niya, magkakaanak pa kaya ako? Kaya sabi nga ni Abraham dito, oh, that Ishmael might live before thee. Kasi inisip niya, si Ishmael na magmamana, si Ishmael na yung pinangako ng Diyos. Yun ang sa palagay niya. Pero hindi po. Okay? Ito ang gusto ko maintindihan natin. Romans 4, balik kayo doon. Yung gusto ko ipakita sa inyo dito. Nabasa natin, yung Genesis 17, tingnan nyo yung Romans 4, verse 20. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Tatanong kayo, teka. Eh, yun yung chapter 17, yun yung staggering eh. Tama? Yun ang staggering. Paano mo, Paul? Paano mo nasabi? He staggered not? Eh, sa chapter 17, he staggered. Oh. Ano pinag-uusapan natin dito? Ang punto natin, mga kapatid, si Pablo, parang may contradiction. Sabi ni Pablo, hindi siya nag-stagger. Ang sabi ng Genesis 17, tumawa si Abraham. Eh di, staggering yun. Kasi hindi, wala siyang pananampalataya sa sinabi ng Diyos sa Genesis 17. Pero doon nyo makikita yung beauty na tinuturo ni Apostle Pablo, mga kapatid. Bakit? Yung sinasabi ni Pablo na hindi nag-stagger si Abraham sa Genesis 15 yun. Genesis 15 yun. Ngayon, pagkatapos ng Genesis 15, nag-stagger siya. Nag-waver siya. Maring ang kanyang faith, waver, nag-doubt na siya. Di ba? Meron na siyang staggering. Nag-stagger na siya. Staggering at the promise of God. But praise God, we could stagger. Tayo pwede magda-doubt. Pero yung pangako ng Diyos, hindi magbabago. Bakit? Dito, nanampalataya siya, strong in faith, walang doubt sa sinabi ng Diyos, therefore it was imputed to him for righteousness. Pagkatapos nito, nag-doubt siya. Pero yung pangako ba ng Diyos na wala? Hindi. Yun yung tinuturo sa atin, Apostle Paul, sa panahon din natin ngayon. Nanampalataya ka sa Diyos, you believe the death, burial, and resurrection of Christ, you trust in Christ, nagtiwala ka na si Kristo ang tagapagligtas. Bukas makalawa, parang humina ang pananampalataya mo. But praise be to God, our God doesn't change. Hindi nagbabago ang pangako ng Diyos.
Kung sinabi niya ligtas ka dahil naniwala ka sa kanyang ginawa, sa ginawa ng kanyang anak, ligtas ka magpakailanman. Maaring mag-fall away ka, maaring mag-backslide ka kung ano mang gawin mo, maaring di ka magpatuloy, pero kung ligtas ka, ligtas ka. Hindi ko sinasabing huwag tayong magpatuloy lahat. Ligtas tayo! Di ba? Hindi yun ang point. Ang point natin, mga kapatid, ang tinitignan natin dito ay kung paanong katapat ang Panginoon kahit kay Abraham nung lumantipan. Na ganun din ang kanyang katapatan sa panahon ngayon. Inimpute ang righteousness kay Abraham, Genesis 15, nung nag-doubt pa si Abraham, binawi ng Diyos, op, babawiin ko muna. Nag-doubt ka sa akin? Hindi. Hindi niya binawi. Bakit? Inimpute niya na eh. Genesis 15. That's why I praise God. Bakit? Pwede tayong magkamali. Nang magkamali lang magkamali sa ating buhay, nagkakasala tayo along the way. But praise God, hindi binabawi ng Diyos yung kaligtasan natin. Hindi niya binabawi, hindi niya kinukuha, hindi niya hinuhugot mula sa atin. Sabihin niya, ay, ikaw ha, nakakalima ka na. Okay, bawiin ko muna kaligtasan mo para magdapat ka. Hindi ganun eh. Pero itong katotohanan na to, dapat magtulak sa atin, hindi para maging karnal, mga kapatid. Hindi para pasalamatan ng Diyos, kundi para tayo magpatuloy sa Panginoon na may kasigasigan. Okay? Bakit? Kasi ang kaligtasan natin, sigurado. We could stagger. Pero yun nung nanampalataya ka, sinabi ng Diyos, nung naligtas ka, nakita ng Diyos yun, hindi ka naman nag-stagger nun eh. Hindi ka naman nag-doubt nun. Nilagay mo nga yung pananampalataya mo kay Kristo. At dahil nilagay mo yung pananampalataya mo kay Kristo, yung binilang ng Diyos yung katuwiran sa'yo, hindi na mawawala yung kaligtasan mo na meron ka. Romans 4, verse 21. And being fully persuaded that what He had promised, He was able also to perform. Yun yung kailangan para maligtas ang tao. Sa panahon po ngayon, kung tinatanong yung preacher, paano mo masasabi na ligtas na isang tao? Okay? Kung siya ay fully persuaded. Ano ibig sabihin, preacher, fully persuaded? Yung alam niya kung paano siya naligtas. Yung alam niya kung sinong sinampalatayanan niya. Yung alam niya kung ano yung sinampalatayanan niya. Kung kilala niya kung sinong namatay para sa kanyang mga kasalanan. Yung fully persuaded siya. Ang pagiging fully persuaded, ano po mga kapatid, hindi ito yung tinutulak ka pa. Hindi ito yung pinipilit ka pa. Diba? Halimbawa, meron kasi madalas ganito yun. Diba? Sabay-sabay kayong siniran. Halimbawa, tatlo kayo. Sabay-sabay kayong siniran. Ikaw naman talaga ng panahon na yun, naligtas ka na kasi sinampalatayan mo si Kristo. Halimbawa, ngayon, tinatanong na kayong tatlo kung paano kayo naligtas. 1 year later, isang taon na lumipas. Paano kayo naligtas? Tapos ikaw, na-explain mo ng maayos kasi fully persuaded ka eh. Yung dalawa mong kasama, hindi nila ma-explain. Kaya sabi mo, hindi ba nanampalataya tayo? Ganto ngayon, di ba? Nanampalataya sa ginawa ni Kristo, ganyan. Alam mo kung bakit di nila ma-explain? Di naman sila fully persuaded. Napilitan lang sila. Naitulak lang sila. No? Kapag ang tao hindi naintindihan, hindi ko sinasabing kailangan napakalalim ng pangunawa mo sa gospel. Ano? Pero dapat maintindihan mo yung gospel. Yun lang yung point doon. Kapag naintindihan mo yung ebanghelyo ni Kristo, kapag naintindihan mo kung sino tagapagligtas, yung kanyang ginawa, yung ginawa niya, yung kabayaran ng kasalanan, unawaan mo yun, sinampalatayanan mo si Kristo, meron kang kaligtasan. Ngayon, kung hindi mo kayang i-explain yun, hindi maaawa ang Diyos sa mga hindi makapag-explain. Ano po? Tana, ito po. Faith cometh by hearing, and hearing by the word. Wala pa rin tayong excuse pagdating sa Panginoon. Hindi natin pwede sasabihin, ay, wala po kasi akong pinag-aralan. Tanda natin, kahit may pinag-aralan, kahit walang pinag-aralan, alam na may kasalanan. Katotohanan yun. Kahit may pinag-aralan, kahit walang pinag-aralan, alam na may Diyos. O dalawa ng katotohanan. Ano po? Kahit wala kang pinag-aralan, alam mo may kasalanan, alam mo may Diyos. Tama po ba? Okay, kahit may pinag-aralan, kahit walang pinag-aralan, alam ng tao na may paghatol ng Diyos.
Alam niyo mga truths na yan. Ngayon, susuplayan mo na lang ng konti. No, susuplayan mo na lang ng ibang katotohanan na ang Diyos na banal galit sa kasalanan. Na ang Diyos na banal na galit sa kasalanan, kailangang hatulan yung kasalanan. Eh, sino ka? Makasalanan. Ako pala yung hatulan ng Diyos. Correct. Tama. Ikaw yung hatulan ng Diyos dahil sa kasalanan. Oh, makikinig na sa iyo. Anong gagawin ko ngayon? Oh, imbis na ikaw yung hatulan, bumaba siya para maging tao. Aba, bakit niya ginawa yun? Para mamatay para sa ating mga kasalanan. Bakit? Para siya na ang magbayad ng kasalanan. Para hindi ka na ang magbabayad ng kasalanan mo. Kundi kapag nanampalataya ka sa kanyang ginawa, tinigis niya yung kanyang dugo bilang kapatawaran ng mga kasalanan, para kapag nanampalataya ka kay Kristo Jesus, ikaw ngayon ibibilang niyang matuwid sa kanyang paningin. Hindi natin kailangan yung napakalalim na paliwanag doon, mga kapatid. Ang kailangan lang natin, maunawaan niya na siya ay makasalanan. Maunawaan niya na ang Diyos ay banal. Maunawaan niyang si Kristo ang tagapagligtas. Pero kung ang i-explain niya sa'yo, nung gabing iyon, ako'y lumuhod sa Diyos. Nung gabing iyon, ako'y umiyak sa Diyos. Yung gabing iyon, ako'y naghandusay sa altar. Aba, yung ginawa mo yun, hindi yung ginawa ni Kristo. Yun yung ginawa mo. Pero yun ba ay makapagliligtas sa tao? Kung makapagliligtas sa tao ang iyak, mga kapatid, ligtas lahat ng mga pumunta noong January sa Puong Nazareno. Bakit lahat yung nag-iyakan eh? Abay, kala mo ginto yung ano na yun eh, yung kahoy na yun eh. Mahawakan lang talaga naman. Magpapakamatay yung iba, may mga namamatay doon. Mahawakan lang nila, madampian lang ng kanilang panyo yun. Diba? Kung merong nabubuhay man doon sa kahoy na yun, mikrobyo. Okay? Kung kailangan nyo ng katotohanan, yun ang katotohanan. Isipin mo, lahat pupunas doon? Abay, sinong niloko nila? Pero sabihin mo yan sa mga deboto, abay, mababatukan ka nila. Ano mo ginagawa ng reliyon? Dinideplete nila o inaalis nila kay Kristo ang kaligtasan. Nilalagay nila doon sa mga bagay na hindi naman talaga tunay na Diyos. Kita niyo po yan? I mean, tumatawa tayong ganyan, di ba? Pero naniniwala pa rin tayo sa holy water, ganyan. Alright. O anong ligaya at pagpapala na maunawaan mo ang doktrinang tinatayuan mo at may kumpiyansa ka galing sa kanyang salita? Hindi yung, sabi doon sa talata, being what? Fully persuaded. Ano yung pagiging fully persuaded, mga kapatid? Hindi sa emotion lang yun. Okay? Bakit ka nagsisimba dyan? Bakit yan ang pinapaniwalaan mo? Kasi kapag nagsisimba ako dito, damang-dama ko ang presensya ng Panginoon. Hindi, damang-dama mo yung musika nyo. Yung espiritu ng musika nandyan, yan ang damang-dama mo. Hindi yan Diyos. Ano po? Kahit sa mga konserto, kahit sa mga concert, nadarama nila yung espiritu ni Ariana Grande. Nararamdaman nila yung espiritu ni Justin Bieber. Kahit sino doon. Okay? Huwag mong sasabihin na presensya ng Diyos yan. Nakuha niyo po. Hindi. Feel na feel ko si Lord. Pil na pil mo si Lord. That's just your flesh. That's the truth, mga kapatid. Hindi mo rin naman mapapamalian yung feelings nila. Kasi feelings nila yun. Hindi mo rin pwede sabihin, hindi, mali yan. Abay, mabatukan ka. Oh, pil na pil ko si Lord eh. Nadadama ko si Lord. Ano po? Ako naniniwala, our God abode in light, not in darkness. Bakit sa mga ganong function, napakadilim? Come to think. Napakadilim, di ba? Tapos, feel na feel daw nila si Lord. Kailan nila na-feel si Lord? Kapag worship time. Pag mababagal yung tunog. Ano kung bakit? Ang music, si Satanas. Si Satanas, ang kanyang katawan made up of musical instruments. Si Satanas mismo, yung kanyang katawan.
filled up ng musical instrument. He understand music. Okay? Kaya sa music, nag-iingat din tayo, mga kapatid. Pwedeng gagamitin yan sa laman lang, sa flesh. Alam yan ng mga nagbabanda. Kuminsan nga, nakakapagkwento sila kapag grabe daw, kala yung mga metal. Ay, parang nawawala na daw sila sa sarili. Talagang mayroong sumasapi sa kanila. Bakit? Music has spirits. Music has spirits. If you will not be careful sa mga bagay na yan, lamunin ka dan eh. Kahit saan naman, kahit anong aspeto, sumobra, pag sobra, masama. Di ba? Ang point, mga kapatid, being fully persuaded sa doktrina ay hindi sa pamagitan ng damdamin lang. Maring tayo tatanungin, bakit ka nanantili sa church na yan? Bakit ka nandyan pa rin? Bakit ka nakikinig dyan? Ang sasagot mo, kasi nararamdaman kong nandito ang Diyos. Lahat nagsasabi ng ganun. Lahat nakakadama na may Diyos. Abay, sinong Diyos kaya? Sa mga reliyon, nakakaramdam sila ng Diyos. Sa mga Mormon, nakakaramdam sila ng Diyos. Kahit saan, may nararamdamang Diyos. Abay, kung nagsasabi kayong iba-iba, kung nagsasabi silang sa kanilang tunay na Diyos, sa kanilang tunay na Diyos, sa kanilang tunay na Diyos, abay, ang daming tunay na Diyos. Pag-isipan mo natin yan, mga kapatid. Ang music ay ginagamit din ng kaaway. Nung panahon ni Nebuchadnezzar, abay, lahat ng music nandun. Tapos luluhod silang lahat doon sa imaheng kanyang ginawa. At mangyari din yan in the future sa Antikristo. Ang point being, ang doktrina ng ating sinasampalatayanan hindi nakabase sa pakiramdam. Bakit? Feelings could change. Feelings could change, but the Word of God doesn't change. Okay? Feelings can change. It could vary. It could, you know, pag-anong-ganon. But ang salita ng Diyos di nagbabago. Ang salita ng Diyos mananatili. Kaya dapat yung sinampalatayanan mong doktrina, naintindihan mong doktrina, iba yung pagnaintindihan mong doktrina. Tanungin ko po kayo, mga kapatid, ano kayang nararamdaman ni Pablo habang nilalatigo siya? Ano kayang nararamdaman ni Pablo habang malapit na siyang malunod sa dagat? Ano kayang nararamdaman ni Pablo nung binato siya, iniwan siyang patay na? Diba? Ano kayang nararamdaman ni Pablo nung mga panahon na yon? Masaya kaya siya? Talaga yun. Diba? Ang mararamdaman mo, discouraging. Bakit? Naglilingkod na nga ako sa Diyos. Ganito pa nangyari sa buhay ko. Di po ba ganon? Mararamdaman ng tao? Pero bakit di siya tumigil? Kasi hindi siya nakabase sa nararamdaman niya. Nakabase siya sa katotohanan ng Diyos. Kung ganon yung conviction na meron po tayo, mga kapatid, pakiramdam ko, hindi ako makabangon ngayong araw eh. Pakiramdam ko, tas sakit ulo ko, pakiramdam niya lang. Hindi naman taga masakit. Pakiramdam ko, taga, pakiramdam. Da. Ang pakiramdam, pwede magbabago. Pero kung ang conviction mo, kailangan talaga ako doon kasi gusto ko palakasin mga kapatid, kahit ano pa ito, pak, gising. Da. Nakita niyo po, the difference kung pakiramdam lang sa conviction mo ay nasa salita ng Diyos at naunawaan mo talaga ito. Bakit kahit sa trabaho naman eh, pakiramdam mo, hindi ka na makabaho kasi pagod ka na kahapon, pero awol ako ngayong araw, kailangan mo pumasok, di ba? Bakit ka pa rin pumapasok? Eh, masakit na nga ulo mo. Eh, kailangan eh. Di ba? Pagdating sa temporal things, kinakaya natin. Pero pagdating sa spiritual things, parang nawawalan tayo ng faith. Parang yung faith natin, faith. Katiting, ano po? Being fully persuaded. Okay? Pagdating po si Abraham, he became fully persuaded. Na sinabi ng Panginoon, mangyayari. Kahit si Sara ay baog, kahit siya ay matanda na, ito si Abraham, di ko rin maintindihan tong tao na to. Ano po? Alam niyo bakit? Kasi pagkatapos mamatay ni Sara, ang dami niya pa naging anak. Nag-asawa pa siya si Keturah. Okay? Kaya, pero, ang point kasi doon, si Sara kasi talaga baog siya. Kaya parang sa perspektibo ng tao, imposible talaga sila magkaanak. Pero, dahil nampalataya sa sinabi ng Panginoon, at dito natin makikita kung paanong wala talaga sa kakayanan ni Abraham
na maging father of many nations, kundi lang ang Panginoon ang nagbigay sa kanya ng abilidad na yon. Bakit? Kahit all throughout sa history, nasabi ko na rin po nakaraan, na all throughout history ng Israel, yung mga babaeng ginamit ng Panginoon, abay, mayroong mga baog doon. Si sinong asawa ni Jacob? Apat yun. Si Leah, si Rachel, at yung dalawang katulong. Sinong baog sa apat? Si Rachel. Sinong naging anak ni Rachel? Benjamin and Joseph. Sino si Joseph? Siya'y nagligtas nung panahon na yon sa buong mundo dahil nagkaroon ng tagutom. Kita nyo kung paanong ang Diyos siyang makapangyarihan at siyang lumikha ng bansang Israel, hindi sa kakayanan ni Jacob, hindi sa kakayanan ni Isaac, hindi sa kakayanan ni Abraham. Tanging sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya wala silang may pagmamalaki sa Diyos eh. Bakit? Eh yung mga fathers nila, walang kakayanan yun eh. Pero ang Diyos, mayroon. Ang Diyos, mayroon. Romans 3:4. Titingnan natin yung mga talata na ito. Ito yung mga pangako naman po ng Diyos sa atin. Na dapat tayo ay maging fully persuaded. Tayo ay makumbinsi talaga na hindi ka pinipilit. Alam mo, mga kapatid, sabi na, tayo naniniwala sa rapture. Naniwala ba tayo doon? Ah, ganun ba? Ah, yeah, naniwala ako doon, di ba? Kung ibig sabihin, umaasa ka lang sa iba, sa paniniwala mo, hindi pwede. Dapat yung conviction mo, yung pananampalatayang meron ka, sa'yo yun. Okay? Pwedeng ipamana ng magulang yung pananampalataya, pero kung hindi sasaluhin ng anak, hindi pa rin makukuha yun. Ano po? Hindi naman pwedeng sa rapture, eh anak, kumapit ka na sa saya ko at tayo lilipat. Hindi po pwede yun. Romans chapter 3 verse 4. God forbid, yea let God be true, but every man a liar. Manampalataya kayo sa sinabi ng Diyos na yan. Lahat ng tao sinungaling. At ang Diyos ay totoo. As it is written, thou mightest be justified in thy saying, mightest overcome when thou art judged. Next, 1 Thessalonians 2.13. 1 Thessalonians 2.13. First Thessalonians chapter number 2 verse 13. Ang sabi po dito, for this cause, dahil sa dalilan ito, also nagpapasalamat tayo sa Diyos, thank we God, without ceasing, because when ye received the word of God which ye heard of us, nung natanggap nyo yung salita ng Diyos na narinig nyo sa amin, sabi ni Pablo, tinanggap nyo ito hindi gaya ng salita ng tao. Ye received it not as the word of men, ngunit bilang talagang salita ng Diyos, as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Salita ng Diyos, it works in them that believe. And it works talaga mga kapatid. It works. If you will believe it. Kung maniniwala ka, mag-work sa buhay mo. 1 Thessalonians 4:13. 4:13 to 16. 13 to 16. 1 Thessalonians 4:13, but I would not have you to be ignorant. Ayon ni Pablo na maging ignorant tayo mga kapatid concerning them which are asleep sa mga namatay na, that is sorrow not even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, naniwala ba kayo doon? That Jesus Christ died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. I don't know when, but I'm sure He will, dahil pangako ng Diyos yun. Darating siya, kukunin niya ang kanyang katawan dito sa sanlibutan na ito, and that will be a glad reunion day. Yung mga nanampalataya simula nung pinangaral ni Apostle Pablo ang dispensation of the grace of God, tanda natin, makakasama natin on that day. We will see them. Pero that day, that glad reunion day, is also the doomsday of those who did not believe the gospel. Bakit? Papasok ng great tribulation. Papasok ng tribulation sa earth after those times. What a glad reunion day when we shall see Jesus face to face with our Savior. Yung lumikha ng langit at lupa. Lumikha ng langit at lupa, mga kapatid, you will see Him face to face. What a privilege. Ba? Tayo, makita lang natin yung mayor, makamayan mo lang yung mayor, talagang lahat na nang pwedeng gumalaw sa katawan mo, gagalaw eh. Gobernador, kahit presidente ng Pilipinas, di ba? Talaga naman.
Basta tao na nasa otoridad, talagang ginagalang. Abay, grabe yung ating pagrespeto. Talaga namang lahat ng pagiging hospitable lalabas sa katawan mo. But we will meet Christ, the one who died for us. At alam niyo kung sino hindi natin makakasama doon? Those who are not saved. Yung mga hindi ligtas. Yung mga walang pagkakilala sa Panginoong Jesus. Kaya tayo'y tinawag sa panahon na ito by the gospel para ipahayag din sa kanilang ebanghelyo ni Kristo. Ang Diyos di nagtatangin ng tao kahit gaano sila kataas sa lipunan. Hindi nila kayang bayaran ang ticket nila papuntang langit. It takes the death of Christ to be with Christ. Hindi ka pwede magbayad doon kahit gaano ka kayaman. Okay, hindi ka makakapunta doon kung hindi ka daraan sa daan, katotohanan at buhay. Ang Panginoong Hesus Kristo. Colossians 2:7. Colossians chapter number 2 verse 7. Parang nag-start pa lang ako ngayon, ha. Ginanahan tayo, pinagpawisan. Colossians chapter number 2 verse 7. Rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Mga kapatid, it's so, you know, napakasarap kapag ang mga kapatid rooted, built up, established sa Panginoong Jesus. Malalaman mo, isa sa mga indication na ang isang tao nagtuturo ng mali, okay, nagtuturo ng heresy, ay ang kapag naluluwalhati na yung sarili niya at hindi yung Panginoong Jesus. Okay? But we are always giving God the glory, giving Christ the glory. Sa mga natututunan natin, si Kristo lang ating papasalamatan. Kristo lang ating papapurihan, mga kapatid. Rooted and built up in Him. Ang puno, mas malalim ang ugat, mas mataas ang tayo. Kung gusto natin maging matayog na Kristiyano, ano po? Yung maalam na Kristiyano sa salita ng Diyos, ang kailangan mo, lumalim sa Kanyang salita. Ang paglalim sa salita ng Diyos, ano po, hindi madali. It's labor. Labor talaga siya. Trabaho talagang paglalim sa salita ng Diyos. Hindi madali. Hindi automatic, mga kapatid. Yung mga bagay na ito, yung mga cross-reference na ginagawa po natin. Ako dati, nagtataka din ako paano ginagawa nila yun eh. Paano napapag-connecta yung mga verses kahit di naman talaga magkadugtong yon? Paano nangyari yon? Nagtataka ako dati. Yung unang ginagawa ko, parehas na word. Kapag parehas yung word, ayari, yan, nabasa mo, rooted. Search mo ngayon sa Bible search. Rooted. Hanapin mo lahat ng mga nakalagay na rooted. Kaya niyo po, ganun yung una. Ganun yung unang paraan. No, halimbawa, establish. Kailan ba ginamit? Para maintindihan mo yung word, ilang beses ginamit ng Panginoon yung word na establish? Saan niya ginamit ito? Madalas yan sa Old Testament, may kita mo yung pagkagamit ng establish. Kagaya ginawa natin kanina, stagger. Saan una nabasa? Job. Kita nyo, yun naman talaga yung meaning. Parang lasing. Yun ang staggering. Kaya, ang point mga kapatid, yun yung ginagawa kong una, pero kapag lumalalim ka sa salita ng Diyos, mag-graduate ka din doon. Useful yan, magagamit mo yan palagi. Pero pag lumalalim ka nga sa salita ng Diyos, mas madadagdagan pa yung ganun. Hindi na lang yung isa-search mo yung word, ang isa-search mo na thought. Yung isipan, yung line of thought na nangyayari. But it comes, ano, hindi yan automatic, mga kapatid. Hindi talaga. Kahit anong larangan, hindi automatic ang pagiging ganun. Hindi, yung pagiging magaling sa kahit anong larangan, hindi automatic yun. It comes with labor, especially with the Word of God. Lalo na salita ito ng Diyos. Bibigyan niya ng karunungan niya ang mga hihingi nito. Pero yung mga tatamarin, abay, tatamarin din ang Diyos magbigay ng karunungan sa taong yun. Ang Diyos, tanda natin, ano naman siya eh, kung hihingin mo sa kanya, bibigay niya, lalo na salita ng Diyos, kaunawahan. Pero, gaano ba natin pinapahalaga ng salita ng Diyos? Sabi nga ni Kristo, man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth. Kung ang pagkain nga natin, hindi natin nakakalimutan. Gaano mo binavalue ang salita ng Diyos?
Do you value the Word of God more than your necessary food? Sabi nga sa Job. Na yung salita, yung kanyang mga kailangang pagkain, talagang mas pinapahalagahan niya yung salita ng Diyos. Ephesians 4:14. Ephesians chapter 4 verse 14. Be fully persuaded. Be fully persuaded. Yung makumbinsi ka na hindi ka pinipilit, yung nakumbinsi ka nang hindi ka lang basta natulak, napilitan, kundi nakumbinsi ka sa katotohanan ng buong buo. Alam mo bakit? Kung nakumbinsi ka ng buong buo, di matatanggal sa'yo ng kahit sino yun eh. Ephesians 4:14, that we henceforth be no more children. Di ba? Tossed to and fro, carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Anong karakteristik ng bata? Matotos to and fro. Kung ano turo mo sa kanya, gawin niya to. Baguhin mo yung tinuro mo sa kanya, madali pa, kasi bata. Okay? Pero bilang mananampalataya, dapat we nagiging mature tayo sa Panginoon para hindi na tayo matos to and fro. Para hindi na pabago-bago, di ba? But is settled in the Word of God. Romans 16:25. Nandito pa rin tayo sa thought ng being fully persuaded. Yung makumbinsi kang buong buo. Romans 16:25, now to Him that is of power to what? Establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Ang mystery po mga kapatid, hindi ko siya tinuturo kasi trip ko lang. Okay? Mas madali na lamang po magturo ng mga ibang mga bagay. Ito, labor talaga. Kailangan mo talaga ang aralin yung complexity niya, yung dynamics niya, kailangan mong makikita. Lalo na sa Book of Acts, yung transition, kailangan mong aaralin. Mas madali na lang magkwento sa inyo, mas madali lang pag-aralan natin yung mga story na lang sa Bible. Pero hindi mga kapatid. Kasi ang binibigyan pansin natin, lalo na Romans 16:25, gusto kong mangyari din sa inyo, ma-establish kayo sa pananampalataya. Dahil in the future, ang desire ko rin mga kapatid, ay hindi tayo-tayo lang, kundi magbabranch out na din tayo. Papadala, isi-send out na natin si Kuya Aldrin sa ibang lugar. Sa Samar. Doon siya. Kasi, we are doing the Lord's work, mga kapatid. At ang Lord's work, hindi naman pakabig lang yun. Hindi yung, okay mga kapatid, dahil mahal natin ang Panginoon, sama-sama lang tayo till the end. Maring maghiwalay-walay tayo, pero ang paghiwalay natin, hindi yung negative. Kundi, dahil nagagawa tayong lahat sa gawain ng Panginoon. Hindi papadala, limbawa natin yung mga young people natin sa kawag. Doon, sa kinabuksan. Diba? Bakit? We are doing the Lord's work. We are doing the Lord's ministry. Kung iba dito, mag-abroad, halimbawa, sige bro, doon ka mag-ministry sa abroad. Okay. Sama mo asawa mo doon, ha? Huwag ka mag-iwan dito. Bakit? Di ba pwede mag-ministry doon? Pwede naman. Ang point natin mga kapatid, we need to be established in the faith. Kailangan natin mag-establish tayo sa gospel of Christ. Kasi ang pinaglilingkuran natin ng Panginoon. Kaya we need to be fully persuaded. Kasi pag di ka fully persuaded, tapos magbi-ministry ka, tapos ka bata. Di mo alam ang ituturo mo, hindi mo alam ang gagawin mo. Be fully persuaded. Dapat nating alam, 1 Corinthians 2:2, hindi man natin malaman lahat ng bagay, pero 1 Corinthians 2:2, huwag mong mamimintis ito. Dahil ang sabi dito, for I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. Maring di na natin kilala yung mga sikat na tao sa lipunan, pero huwag mong mamimiss na makilala ang Panginoong Jesus. To know Him. To know Him. More.
2 Timothy 1:12. The Bible reads, and I thank. Second Timothy 1:12. For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed. Yan, nagsasuffer siya, mayroong kahirapan, may mga dinaranas siyang hindi maganda. For I know, pero sabi niya, hindi ko ikinahiya yun. Bakit? For I know whom I have believed. Believed. And I am persuaded. Yun yung point natin, mga kapatid. Being fully persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. What a glorious thought, mga kapatid, na kahit tayo nahihirapan sa buhay, pero yung pananampalataya natin, meron tayo kay Kristo Jesus, na naglilingkod tayo sa tunay na Diyos, alam natin one day will be a glorious day. We shall receive the rewards of our labor. For I know whom I have believed and I am persuaded. Hindi naniwala ka lang, persuaded ka talaga. Kasi kapag persuaded ng tao sa pinaniwalaan niya, dumating ang pagsubok, dumating ang trials, hindi naman niya aalis. Hindi siya tatalikod. Bakit? He is persuaded. Alam niya yung truth. Alam niya yung katotohanan. Magiging matatag siya. Magiging matibay siya. Kasi yung sinasampalatayanan niya nakatingin sa kanya. Jesus Christ. I know whom I have believed. Mabigat yung statement na yun, mga kapatid. Do you know whom you believe? Do you know Christ? Sa ABPI, tinatanong yan ni Pastor Ben. Di makasagot yung lahat. Tatanungin ni Pastor Ben, do you know Christ? Abay, kala mo, napakahirap na tanong. Walang nagsasagot. But totoo, kapag in-internalize mo yung tanong na yun, do you really know Christ? Kaya nga sabi ni Paul sa Philippians, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being conformable unto His death. To know Him. Di ba may kanta pa nga, oh, I want to know you, Lord. Kayo na mag-special number. No, hindi naman ako. Alright, so verse 22, Romans chapter 4. Romans chapter 4, verse 22. Okay, natapos tayo, being fully persuaded. Saan siya na-persuade? Yung pangako ng Diyos, kayang gawin ng Diyos. Praise God, yung pangako ng Diyos, hindi napapako. Ano po? Praise God, yung pangako ng Diyos, kapag nangako siya, tutubadin niya. Kaya sabi sa verse 22, and therefore, it was imputed to him for righteousness. Paano na impute kay Abraham yung righteousness? May requirement ang Diyos, di ba? Kailangan fully persuaded, kailangan may pananampalataya, kailangan hindi nag-stagger sa pangako ng Diyos. Ibig sabihin, talagang hindi ka nag-waver, hindi ka nag-doubt sa pangako ng Diyos, at naniwala siya, he believed in hope. Kasi, bakit sinulat lahat yun ni Paul? Ang dami ho, isipin mo, Romans 4:1-22, talagang ginastos ni Pablo yung inta niya hanggang verse 22 para sabihin yung verse 23. Now, it was not written for his sake alone that it was imputed to him. Hindi lang isinulat, para sa kanya lang. Bakit? Verse 24, but for us also. Doon papunta yung sasakyan. Pinagdinaan tayo ni Pablo kay Abraham, dinaan tayo kay David, bumalik kay Abraham, pinaliwanag yung sitwasyon ni Abraham, naniwala sa Abraham, para pagdating sa karstap, para sa atin pala yun. But for us also, to whom it shall be imputed. Yung imputation of righteousness, yung katwiran na ito na galing sa Panginoon, i-impute, ibibilang daw sa atin, pero merong condition. May condition ng Diyos. If we believe. Nakita niyo po? If we believe on Him that raised up Jesus our Lord from the dead. At ano yung sinabi? Anong sinabi sa verse? Kung maniniwala ka roon sa kung sino yung nagbuhay kay Kristo mula sa mga patay, sino ba nagbuhay? Ang Diyos. At ano bang sinabi ng Diyos sa Romans 3:22? Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe.
For there is no difference. Ang punto mga kapatid, mga kaibigan, ang gusto kong maintindihan po natin ngayong umaga, kagaya ng gusto kong paintindihan sa atin ni Apostle Pablo, tayo ay mananampalataya sa Panginoon, sa kanyang sinabi, sa kanyang salita, sa ibang elo ni Kristo, and therefore, ibibilang sa atin yung katwiran ng Diyos. Kahit gaano ka pa kasama, kahit gaano ka pa naging makasalanan sa buhay mo, kahit nakapatay ka pa ng tao, okay, kahit ano pang nagawa mo, kasalanan, kahit siguro ikaw pa ay Illuminati ngayon, okay? Illuminati daw, ano lang naman, 187 mobsta, okay? Kahit ano ka pa, kaya kang iligtas ni Kristo. Kaya niyang ibilang, kaya niyang hindi na ibilang sa'yo yung kasalanan mo. Bakit? Siya'y namatay para sa'yo. Tinigis niya yung kanyang dugo bilang kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Yun yung kanyang ginawa. At ang sabi, verse 25, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Tinignan ko rin yung ibig sabihin ng word na delivered. Okay. Kagaya ng word na yielded. Ano ibig sabihin, sir? Ano ibig sabihin, brother? Ano ibig sabihin, preacher, ng delivered? Si Kristo'y dineliver ng Diyos unto death. He died. Namatay siya to became life for us. Namatay siya para tayo ay magkaroon ng buhay. What a blessed thought, mga kapatid, na maisip. Minsan kasi, sa sobrang dami nating iniisip, sa sobrang nating daming ginagawa sa school, sa trabaho, di ba? Kung saan-saan, yung mga ginagawa ba natin? Di na natin naiisip, di na tayo nakapagpasalamat sa Diyos kung gaano tayong napagpala sa panahong ito. Kung paanong tayo, kung meron karapat-dapat tayo, dun ay yung kamatayan at impyerno. Karapat-dapat tayong mamatay, karapat-dapat tayong mapunta ng impyerno. Bakit? Dahil tayo mga makasalanan. Pero yung Diyos na magbabagsak ng hatol niya sa sangkatauhan, pinili na maging tao para bayaran yung ating mga kasalanan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kapag naintindihan mo yung Ebanghelyo, magsapasalamat ka lang sa Diyos eh. Kasi, ano pang gagawin mo? Bakit? Hindi ka naman papatawarin ng Diyos sa panghingi mo ng tawad eh. Paulit-ulit ka manghingi ng tawad, di ka papatawarin. Bakit? In whom you have redemption through His blood, the forgiveness of sin. Nasaan yung kapatawaran? The blood. Okay? Ininterpret ng isa, kailangan pala nagdurugo ako para patawarin ako ng Diyos. O, di ba? Kaya nagpenitensya sila. Yeah. Ang point, mga kapatid, the forgiveness of sin is through the person of Christ. You need a substitute. Para mapatawad ka ng Diyos, kailangan meron kang hahalili sa'yo. Hahalili sa'yo para saluhin yung puot ng Diyos at si Kristo yun. Sinalo niya yung puot ng Diyos, siya yung nag-suffer para sa'yo at para sa akin. Para tayo hindi na mag-suffer. Para tayo hindi na tayo yung sumalo ng puot ng Diyos. Para tayo ay maligtas. Pero isang napakamangmang na desisyon ang narinig mo na ang Ebanghelyo at hindi ka pa naniwala. Napakamangmang na desisyon. Bakit? Kung iisipin mo, okay lang kung hindi ligtas, magpapapugot na lang ako sa tribulation. Tiga natin kung malalaman mo yun. Bakit? Sabi ng Thessalonians, God will give them up to, you know, kung hindi minahal ang katotohanan, ipupunta na Diyos sa deceivableness of all unrighteousness because they believe not the love of the truth, they might be saved. Na ayaw nila paniwalaan yung truth, madideceive. Madideceive. Tanda natin, the content of our faith, 1 Corinthians 15, 1-4. 1 Corinthians 15, 1-4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, pinapahayag ko yung ebanghelyo na ipinangaral ko sa inyo, na kung saan yung natanggap at kung saan kayo nakatayo. Verse 2. Kayo'y naligtas dito. Kung inyong ingatan sa inyong mga memorya kung anong ipinangaral ko sa inyo, maliban kayo na nampalataya na walang kabuluhan. Posible ba naman ang palataya na walang kabuluhan? Yes. Di mo alam kung bakit ka ligtas. Paano ka naligtas? That's believing in vain. Verse 3.
For I delivered unto you, binigay ko sa inyo una sa lahat kung ano yung akin ding natanggap, kung paanong si Kristo'y namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. At kung paanong siya'y inilibing at kung paanong siya'y nabuhay na magbuli katlong araw ayon sa kasulatan. Ginawang lahat ni Kristo yon, namatay siya sa krus, tinigis niya yung kanyang dugo para ikaw ay mapatawad. Hindi sa pagiging mabuting tao, hindi sa pagsisimba. Hindi ka maliligtas sa pagsisimba mo. Pero kung sa pagsisimba mo, narinig mo yung ebanghelyo ni Kristo, doon ka pumaring maligtas. Hindi pagsisimba, hindi. Pagiging matapat, hindi pagiging masunurin sa magulang, mapagliligtas sa'yo. Maliligtas ka lang nun sa palo ng tatay mo, pero hindi ka maliligtas sa impyerno. Ang punto, mga kapatid, sa mga hindi ligtas, sa mga hindi pa nakaunawa sa kaligtasan, kung iniisip mong ligtas ka, kasi nandito ka ngayon, nagkakamali ka. Ang kaligtasan wala sa lugar, kundi kung na kay Kristo ka. Na kay Kristo ka ba? Kilala mo ba siya? Ephesians 1:13. At ang object na ating pananampalataya, sinong sasampalatayanan mo? Hindi ang itim na Nazareno. Ephesians 1:13, in whom ye also trusted. Sino yung whom? Christ. After that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Sealed. Sarap pakinggan, mga kapatid. Sealed. Ayun sa mga sulat, bawa, 'di ba, sa mga package, do not accept if seal is broken. Ibig sabihin yung tape, kapag nabago yun, natanggal yun, huwag mo na tatanggapin. Sabihin, pinakialaman. What a blessed thought that we are sealed until the day of redemption. Ibig sabihin, selyado ka hanggat kunin tayo ni Kristo dito. Safe delivery, mga kapatid. Daig pang FedEx, LBC at JNT. 100% walang sabit sa customs. Diretso ka sa langit. Para maligtas, kailangan makumbinsi ka. Ikaw mismo naiintindihan mo kung anong kaligtasan at naiintindihan mo kung kanino ka nananampalataya. Kagaya ni Abraham, fully persuaded. Tanda natin, iba yung sinampalataya na iba yung pinaniwalaan niya sa Diyos. Pero same principle, naniwala sa sinabi ng Diyos. Let's pray. Maraming Diyos, salamat sa umaga inyong pinagkaloob. Salamat sa mga tao pong nandirito. Panginoon, unang-una sa mga kapatid, sa mga miyembro na iyong katawan, sa iglesia pong ito, nawa ito ay naging source ng kanilang edification, naging source ng kanilang kalakasan, Panginoon, sa buong linggo. Na kami, na habang sumusuong sa buhay, O Diyos, ay matutong bigyang halaga at bigyang pansin ang iyong salita. At parangalan ka sa aming mga buhay, mahalin ka, Panginoon, unahin ka sa aming mga desisyon, sa aming mga ginagawa. O Diyos, tulungan niyo rin po yaong mga taong naririto na wala pang tunay na pagkakilala po sa inyo. Maaring sila'y naririto dahil sila'y naiyaya, sila'y naririto dahil kailangan nilang pumunta rito. Pero O Diyos, nawa, huwag nilang tanggihan ang kaligtasan na meron kay Kristo Jesus. Na kami, O Diyos, na mga ligtas, na kung ano yung aming niraranas o yung meron kami na kaligtasan ay mapunta rin po sa kanila. Lord, ang buhay po na ito ay tiresome, nakakapagod, O Diyos. Pero beside all this tiredness, exhaustion sa mga kapaguran na ito na naranas po namin, nawa, maintindihan namin na ang rest ay nasa iyo. Na ang pwede kaming pumunta sa iyo, O Diyos, at sa iyo makatagpo kami ng kapayapaan. Nawa po, Panginoon, maintindihan ito na bawat isa. Na ang buhay na ito, talagang ganito, Panginoon. Mangyari ang may COVID, mangyari may pandemic, maraming mangyari may lindol, mangyari may merong mga kasakuna at hindi ito magbabago at hindi ka babalik, Panginoon. Pero ang pwede namin babaguhin ay yung pananampalatayang meron kami, O Diyos. Na kami mas lalong magtitiwala sa iyo, na kami mas lalong magtitiwala sa sinasabi mo sa iba ng salita. Mas lalo namin bibigyan pansin, O Diyos, di lang namin kikilalanin bilang isang sulat na walang kwenta, O Diyos, o isang piece ng libro na walang katotohanan, kundi bilang katotohanan kami naniniwala dito, Panginoon.
Nawa sa mga hindi ligtas, maintindihan nila na si Kristo ay namatay doon sa krus, tinigis ang kanyang dugo, at yun yung naging kabayaran ng aming mga kasalanan. Nakapag kami na nampalataya sa ginawa ni Kristo at kay Kristo bilang tagapagligtas, kami magkakamit ng buhay na walang hanggan dahil sa paningin ng Diyos, ang pananampalataya sa kanyang salita ay kanyang ino-honor. Kaya nawa, Panginoon, sa umagang ito, sa mga ligtas naman, kami mahamon, kami huwag tatama rin, maring napagod kami, maring gusto na lamang namin matulog ngayon, pero mas pilitin namin namin mga sarili dahil minsan lang naman sa linggo, kami naririto na maging masipag, maging masigasig sa pakinig ninyong banal salita. Upa kami lumago, magamit namin sa aming mga buhay, O Diyos, maging lakas namin ito sa mga panahon kami nanghihina, na maaalala namin ang mga bersikulong binibitawan po ngayon. Na kahit kami mahina sa mga panahong darating, I know whom I have believed. And I am persuaded that you are able to keep that which you have committed unto me, unto him against that day. Thank you, Lord, dahil ang kaligtasan, kami persuaded na hindi mawawala, secured magpakailanman. Salamat sa kaligtasan ito, Panginoon, pero gamitin din namin yung kaligtasan na ito, Panginoon, hindi para sa kasalanan, kundi para maglingkod po sa iyo. Kahabagan mo kami, nawa, Panginoon, sa aming mga desisyon, sa aming mga paglakad, sa pang-araw-araw namin mga ginagawa. Salamat po sa iyong kapurihan ngayong umaga. Amen.